Halos dalawang dekada na ang nakalipas pero napag-alamang wala umanong rehistro sa Philippine Statistics Authority ang kasal ng mag-asawa sa Cagayan. Abe, anong nangyari? Inalam at binigyang solusyon ng inyong Kapuso Action Man. Hindi raw kailanman makakalimutan ng mag-asawang delire ang kanilang pag-iisang dibdib sa Santo Niño, Cagayan noong 26 ng Abril taong 2007. Pero makaraang isang dekada, isang nakapanlulubong balita ang bumungad sa kanila. Yung sa papa ko po, ano po, nung pumunta po siya sa munisipyo, ang sabi daw po sa kanya nang missing po, nawala, kaya hindi po na-record. Wala pong registro sa PSA po. Hindi rin umano katanggap-tanggap ang naging payo sa kanila ng local civil registry. Kasal daw po ulit. Sabi ko, tapos na po. May alam ng taong bahay po sa amin. Kasal na po kami. Malaking abala na raw ito para sa pamilya. Gastos po lahat. Opo. Ay, tapos yung anak ko po, hindi ko masikaso yung birth certificate. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Philippine Statistics Authority. Based po dun sa information na i-provide po sa amin, ay negative record, or ibig sabihin wala po kaming kopya ng kanilang marriage certificate. Pagka ganyang hindi ko na i-record, halimbawa na lamang yung isang kasal, sa ano ang problema nito? At ano ang posibleng dahilan? Ang may mandato para i-register yung kasal is kung sino po yung nagkasal, yung solemnizing officer. So sila po yung magsasubmit sa ating mga local civil register para ma-register. Ayon pa sa PSA, hindi kailangang ikasal muli ng mag-asawa. If there are proof naman ng nangyari yung kasal, like yung pinakita nga na may marriage, ay may photos, pwede po yun na maging proof ng delayed registration. At the same time, dumulog po sila dun sa nagkasal sa kanila na kung ito po ay mayor, si mayor siya yung mag-affidavit na mag-testify na kinasal niya po ito. Iniimbestigahan pa ng opisina ng alkalde na nagkasal sa mag-asawa ang posibleng nangyari noong 2007, katuwang ang kanilang local civil registry. Bagaman inirerekomenda pa rin ng LCR na muling ikasal ang mag-asawa, pinag-aaralan na rin nila ang delayed registration ng kasal basta't maipasa ang lahat ng kinakailangang mga dokumento. Tututukan namin ang kasong ito. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, diyak may katapat aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Sa gabal na nga sa kalsada, ang mga tambak na gulong, may illegal pa umunong ginagawa ang isang negosyo sa lungsod ng Caloocan. Itinimbre ang sumbong na yan sa inyong Kapuso Action Man. Yung operation natin, wala pinipili yan kay Looban, kay Main Road dyan. Masakit sakot ng Caloocan. Looban naman siya. Wala tayong magagawa doon. Kung gusto yung magnegosyo, manap na kayo sa ibang lugar. Huwag na lang dito sa kalsada. Sinuyod ng Caloocan City Public Safety and Traffic Management Department ang Gumamela Street sa Barangay 175. Partikular ang patong-patong na gulong sa harap ng isang bahay na sumakop na sa kalahati ng kalsada. Kailangan natin ilabas yung gamit. Ang gamit po, parang sa tao yan. Ang sumbong na itinimbre sa inyong Kapuso Action Man, isa-isang pinag-aalis ng mga otoridad. Bakit ang sa kalsada kayo nagagawa? Anong ginagawa niyo? Nagre-recap? Ano lang po yan, boss? Pag-uwi lang, mapag-uwi. Pero babal din ah. Opo. Tama niyo na yung gulong din sa labas? Bawal din eh. Bawal yung ginagawa niyo, pag-uwi na ganyan. Kasi wala na nawawala na sa estado. Makipag-usap kayo sa amin kasi bawal yan. Wala rin kayo permit. Bukod sa paglabag sa City Ordinance dahil sa mga tinambak na gulong sa kalsada, ilegal din umano ang ginagawang pagguhit sa mga segunda manong gulong ng pamilya ni Celso. Di niya tunay na pangalan. Medyo delikado to. Nawawala yung standard ng gulong. Susunod na po natin dito is closure. Yung closure na kasi nag-i-business sila. Alam na yung bawal talaga kailang ginagawaan dito eh. Wala na, di nang gaharap buhay. Wala pang haharap buhay kung hindi nang makapagtapos. Wala dalagi lang po. May pagtitiyak naman ang Caloocan City Public Safety and Traffic Management Department. Nagbigay na ako ng instructions sa isang team na araw-araw ikutan nila yung lugar na to para mamonitor.
Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.